naman guys, yung sinasabing shawl collar. Yan. Hindi pa na-plant siya. Yeah. Hindi pa natin makita yung sakong forma. Pero, ganyan yan siya. At yan guys, yung kagandahan sa bias cut. Tingnan nyo. Sumusunod yung bilog niya dito. Pag nilagyan siya ng necktie, ang ganda ng pagkakabilog. Bali, mag-a-assemble muna ako guys ng parts at ang uunahin ko nga ay ang collar. Bali, ito ay bias cut kaya kailangan medyo alala yung ating pagpasada. So, pagsasaklubing ko muna to guys. Bali, dalawang piraso ito.
And then, ita-top stitch ko to guys ng 116. So, bali ito na guys yung itsura. Pwede ko na to guys i-basting yung sa may part ng neckline. Next naman guys ay ang assembling of sleeve. So mag-assemble muna ako guys ng cups. Palilalagyan ko lang to ng sleeve bago naman i-attach sa sleeve. So ganito naman guys yung aking procedure. Islas ko muna guys yung pinaka gitna ng pasada and then babaliktarin natin. Pagka binaliktad guys, eto na yung itsura. Papasadahan ko muna to, bali 1.5 yung lapad ng cuff band. So, ayan na guys, ganito itsura. And then, ikakabit ko naman to sa sleeve. So, bali na sa wrong side muna guys ang attachment ha. So, ayan guys, pero i-edging ko muna yung allowance yan bago ko naman i-close yung sleeve. Next naman guys ay ang tucks. So bali back and front na yung may tucks nito.
Bali, mag-join shoulder muna ako, guys, saka side blouse bago naman natin i-attach yung collar. So, ayan guys, pwede na ako mag-attach ng collar. Bali, yung may top stitch guys, yung nasa ilalim, yung malinis naman na yung sa ibabaw. Bago ko guys i-close yung facing, kailangan ma-check ko muna yung pantayan. Ganito. So, ayan guys, sya rin na yung collar. At ito yung kagandahan guys, pagka bias cut yung ating gagawin sa collar. Ayan o, ganito yung magiging forma.
Para naman guys sa bottom hemming, papasadahan ko muna yung facing ng 1 1/4 bago babalik ka rin naman saka natin tutupian. So, magiging ganito guys. And then, check natin yung length magkabilaan kung pantay. So, ganito yung pag-check nyan. Ayan. So, okay na. Ayan. Pwede ko na to guys, tupian. Sa sleeve naman guys, itatop stitch ko muna to ng 1/16, paring naman sa sleeve, and then ipupold natin palabas yung cap band, parang ganyan, basting ko lang muna both sides. And then, pwede ko na to i-close. Check ko lang yung sukat. Check natin guys, ayan. Kailangan guys ha, yung cups magkapantayan. Parang ganito oh. Oh, ayan. Next naman guys ay ang attached sleeve, kailangan guys ay yung joining ng sleeve at saka ng side close ay magkapantay. Thank you.
guys, tandaan nyo, pag naglalagay kayo ng buttonhole, pag pambabae, ang buttonhole ay laging nasa kanan, ang botones naman ay nasa kaliwa. So, mula sa pinakaibabaw, maglalagay tayo ng half inch na distance, and then, check natin yung haba. So, ito ay 15, hanggang dito lang guys yung botones natin. So, ang botones niya, bawat isa ay 3 inches. Yan. Ayan, para hanggang 12, 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang limang botones. Alam na ng button holder yan, makikita niya yung marking na yan. Ayan, sa quality check naman guys, ayan. So, tingnan natin lahat yan. Kahit na sabihing alam na natin na ano, i-double check pa rin natin. So, katulad dito, pantay siya. Pantay din yung shoulder, ayan, pantay din. And then, dito din sa distance ng balikat. Ganyan yung sa quality control guys sa mga factory. Ayan. So, ayan, pantay din. Check natin yung sleeve. Kailangan yung sleeve eh, nakaganyan lang. So, ayan, pantay din. So, lagi nyong tatandaan. Kahit na MTO or sarili nyo yung ginagawa nyo guys, check nyo lagi yung mga stitches. Kasi minsan hindi maiiwasan nagkakaroon ng loose tension sa makina. So, kailangan, aware kayo. So, kailangan, i-double check nyo lagi. Bawat operation ng inyong ginagawa, lagi nyong i-double check. Ganyan lang guys, kasimple ang paggawa ng basic blouse, shawl collar na may cuff band. Yan. So, thank you for watching and see you again on my next vlog. Have a great day. Bye-bye.